Mag-aala lang natin yung takbo habang nagbablog. Kaya nyo ba mag-vlog ng ano, yung habang nagsasalita tapos nagmamaneho na matuloy? Hindi ko kaya eh. So, ang tagal ko na nagbablog, hindi ko kaya yung magpatakbo ng mabilis. Kasi parang hati yung konsentrasyon mo sa daan eh. Kasi sa totoo lang, kung matulin ka magpatakbo, nakakatakot. Mamaya bigla na lang may dumaan na pusa. So, hindi ko kaya yung ganun. To be honest, hindi naman ako katulad ng eksperto ng mga iba na nagpapatakbo ng matulin habang nagsasalita. Ako, chill ride lang. Katulad nito, tamang mabaga lang. Takbong 40 habang nagsasalita. Hindi ko kaya magsalita ng mabilis. Magpatakbo. And depende na lang kung masyadong maluwag yung daan, yan kaya. Pero pag ganito ma-traffic, mabagal lang. Pwede tayong mag-overtake. Pero syempre, caution pa rin. Mamaya bigla tayong maan eh. Subukan natin mga 60 yan. Pero alam nyo ba, may na-experience ako last year. Actually, kwento ko lang ah. Nung isang taon kasi, nag-organize ako ng rides. So, breakfast ride sa Caibyang. Nag-post ako, tinag ko lahat ng mga tropa kong motovlogger. And then may yun nga. May mga konti lang yung nag-confirm actually. 5 motovloggers lang yung nag-confirm. 5 ba sila? Tama, 5 sila. 5 motovloggers na nag-confirm. And then may 4 na riders. Hindi sila vlogger, rider sila. So medyo awkward na hindi ko alam kung ano. Pero actually, tropa ko yung mga yun ha. Magkaiba nga lang grupo. So grupo ng mga motovloggers tsaka grupo ng mga riders. And then chill ride, ayun. Then nag-aalala ako doon sa isang tropa ko kasi mabagal siya magpatakbo. Actually, naintindihan ko naman kasi yung isang motovlogger na kasama ko, kaya lang naman siya sumama kasi interesado siya doon sa dadaanan namin papuntang Caibyang. Kasi first time niya na mapupuntahan. So, binablog niya. So, ang siste, katulad ko din siya, mabagal din siya magpatakbo. Kumbaga, nire-record niya yung mga daanan na pupuntahan namin. In case na ano lang naman, para documentary, para in case na babalikan niya, alam niya kung saan siya dadaan. Then, ayun, may mga kasama kaming riders. Yung mga riders na kasama namin, nauuna na. Actually, matuloy sila magpatakbo. Syempre, katulad may mga kasama ang motovlogger na mababagal na, alam mo, nagbablog din at the same time kasi ng mga oras na yun. Yung venue, basta Caibyang Tunnel lang. So, kasama ko yun, 4 na riders, 5 motovloggers. Then, pagdating dun sa venue, nag-order ako ng mga kain, binayaran ko na. Siyempre, ako nag-aya, sagot ko lahat. Nung pagbalik ko dun sa mesa, aba, nagtatalo na yung mga tropa ko na yun, mga motovloggers tsaka riders. Ang pinagtatalunan nila actually kasi nga mabagal daw kami sa mga grupo ng mga riders, mga veterano. Guys, ang mabagal daw namin hindi rin makasagot ng maayos kami kasi parang ano nga, diba? Hindi ko alam ha, pero wala naman akong sinunod na time frame. Basta breakfast ride, dun tayo. Pero yung exact oras, kung anong oras kami makakarating, hindi ko nabanggit. So parang dun nag-init yung ulo ng mga grupo ng mga riders na dapat breakfast ride nga eh. Pero magtatanghalian na, dumating kami. So ayun, si pangalanan natin, hindi, bigyan natin ng nickname. Si Mr. Rider tsaka si Mr. Lecture.